tama na. Jee, isa pa. Ano ka ba naman? Baka may makakita sa atin ng nakahiya. Ano naman kung may makakita sa atin? Mag-shota naman tayong dalawa. Anong pakialam nila? Tika, sobra ka na. Tika. Sobra ka na ata. Ano ka ba? Kaya mo nga ako nagustuhan, hindi ba? Ay nako, mabuti pa. Iuwi mo na ako dahil medyo gabi na at may pasok pa ako bukas. Baka masarahan na ako ng dorm eh. Alam mo naman nakagalitan na ako nung isang gabi. Hindi mas mabuti. Magkasama tayo matutulog. Nako, kung magsalita ka, kala mo dami-dami mong pera. Huwag ka mag-alala. Marami akong pera ngayon. Dahil nagbayad yung jeep na ginawa ko. Ay nako, iipon mo na lang lahat ng mga perang yon para na rin sa kinabukasan natin. Ay nako, marami ko naman darating eh. G, huwag natin sayangin mo ganito. Pero alam mo naman na ano eh. Huwag na. G, ano ba? Mahal mo ba ako? Oo. O yung pala eh. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Jose Sison, at isang magandang hapon pong muli ang hatid namin sa inyo sa pamamagitan ng aming programa ngayong linggo na pinamagatang Nasakal ng Kasal. Totoong napakabilis ang pagdaan ng panahon at marami ng pagbabagong naganap sa ating lipunan. Hindi natin maitatanggi ang katotohanan ilan sa ating mga tradisyon at kaugalian bilang Pilipino ay sumailalim din sa ilang pagbabago. Nakalulungkot nga lamang isipin na kung minsan ang mga pagbabago'y nakasasama sa halip na nakabubuti para sa atin. Aming bibigyang diin ang pagiging makabago at maluwag sa ating mga kabataan na masasabing resulta na rin ng pagiging maluwag ng ating lipunan. Are, big ka na naman ah. Mapupuyat na puyat ka na naman ah. Kuya, at eh, paano naman mapupuyat ng kagabi? Eh, absent na kaya sa inuman natin. Bakit sa inuman lang ba pwedeng mapuyat? Ang ibig mo sabihin, meron siyang ibang nilakad. Talaga si Emil. Para, huli ka na naman sa balita. O, pateka muna, ano man chismis? Hindi chismis yan, pare. Totoo. Nakipagpuyatan si Gigi kay Oscar. Sino yung Gigi? Gigi! Gigi yan. Yung dating shota ni Ramon, yung nag-Saudi. Oh, si Gigi! Nakikwento nga sa atin ni Ramon yan. Siya yung sinasabi ni Ramon na mabait at mapagbigay. Tama! Yun, pare! Tama yun! O, kayo naman talaga, mga malisyoso kayo ba? Eh, ano naman ang masama kung magpuyatan? Meron pa ba silang gagawin pagpupuyatan? Ano ba naman yun? Ano ba naman ang pwedeng gawin ng dalawa, ha? Magturuan ng leksyon. Alam mo naman kung si Oscar natin eh, hanggang second year lang ang inabot. At yan naman si Gigi, ilang taon ba na bang palipat-lipat ng kurso yan, ha? O ano pa ba? Ababong, eh pwede rin naman magturuan ng leksyon yan dalawang yan eh. Ibang leksyon nga, alam pare, leksyon din sa... Alam niya! Taka. Ang tanong eh, sinong magtuturo sa kanino? Paturo naman ang leksyon nyo, pare! Join! Ano ka ba? Kanina ka pa walang kibo ah. Kanina ka pa walang gana.
Galit ka ba sa akin? O baka naman may sakit ka? Kung wala tayong gagawin dito, kundi tumanga, eh iuuwi na lang kita. Uuwi na lang kita doon sa dorm mo, doon ka tumanga, mag-isa mo. Ano ka ba? Hindi na pwede akong umuwi sa dorm. Sasama na ako sa'yo. Buntis ako, Oscar. Kailangan mo akong pakasalan. Ka na ba? Alam ba kung ano sinasabi mo, ha? Inay, nandito na eh. Ano pang magagawa natin? Hindi ka pa nga nakakatapos sa obligasyon mo sa amin eh. So, umuwi ka pa ng isa. Nay, ayaw na nga humiwalay eh. Alam ba kung ano pinapasok mo, ha? Hindi mo ba alam na maliit lang kinikita ng aking anak dun sa talyer? Sabi niya lang, ay kulang pa eh. Hindi pa niya kaya magpamilya. Kaya kung ako ikaw, hanggat maaga, mabuti pa umuwi ka na lang sa magulang mo, ha? Hindi na ho ako makakauwi sa probinsya eh. Kasi papatayin po ako ng itay ko pag nalaman niyang buntis ho ako. Ano? Buntis ka? Hoy, Oscar! Ano ba sinasabi ng babaeng to? Buntis siya, ha? Inay, kanina ko pa gustong sabihin sa inyo, hindi lang ako makasingit eh. Sino mo ang panamagaling? Ha? Bakit mo ginawa yun, ha? Hindi mo ba alam napakalaki ng responsibilidad na pinasok mo? Naku, iwan ko! Iwan ko sa'yo kung bakit ka nagkaganyan! Hoy, itong tandaan mo, ha? Sa inyong dalawa, ha? Talino sa isip ninyo. Kung talagang balak niyo ipagpatuloy ang kalakuhan niyan, bahala kayo! Pero huwag ninyo akong aasahan o sisihin kung sakali mo magka-leche-leche ang buhay natin! Tatandaan mo, ha? Kahit narito pang babae niyan, hindi ibig sabihin, kakalimutan mo na ang sinumpaan mong pangako sa tatay mo! Hindi ba tapos ang obligasyon mo sa amin na iyong kapatid? Naintindihan mo? Ayaw sa akin ng nanay mo. Galit ata siya sa akin eh. Hindi niya ako matanggap. Anong gusto mo mangyari? Matuwa siya sa'yo? Tignan mo to kung magsalita. Akala mo ako na may gusto nito? Ka nagkakaganyan. O bakit? Hindi ba ikaw naman talaga? Hindi ka kasi nag-iingat eh. Ilang beses na itong pinagsasabihan sa mga bagay na yan, pero hindi mo ako pinainggan. O ngayon, ano, may problema tayo. Hindi mo naman kayang panindigan. Hoy, bakit ako lang? Ha? Bakit ako lang sinisisi mo? Eh, totoo naman ikaw eh. Dahil ikaw ang babae. Dapat alam mo yung mga bagay na yan. Malay ko dyan, lalaki ako. Alam mo, hayop ka talaga, ano? Sa sarap, okay ka. Pero sa responsibilidad, lalaki ka talaga, ha? Nakakasakit ka na, Gigi, ah! Hayop ka talaga? Ha? Tumigil ka na, ah! Tatamaan ka sa akin! Sige, subukan mo! Subukan tumigil mo ka kung saktan! Ha? Sasaktan mo ako? Subukan mo, ha? Subukan mo, ha? Ano ba yan? Kung wala kayong balak matulog, magpatulog kayo, ha? Mga lintik na to! Storbo! Kasi... Ito ang tatandaan mo, ha? Hindi kita pinilit. At hindi ko ginusto dumito ka. Kaya hanggat andito ka sa poder ko, matuto kang makisama at matuto ka rin gawin ang mga gusto ko. At kung hindi mo kaya, malaya ka nang makakaalis. Pwede ka nang umuwi.
walang pipigil sa'yo. Teka, ang ibig niya sabihin, iseryoso kayo na talaga ni Oscar si Gigi. Ganun ba? Aba, eh mukhang ganun na nga. Ilang araw na rin hindi pumapasok si Oscar, ha? Walang inasikaso kundi yung mga paglilipat ng gamit ni Gigi dun sa kanila. Tsaka yung pagpapatingin dun sa doktor. Aba, hindi ako nagtataka kung mga ilang araw, eh, kasala na kasunod niyan. Diba? Hindi naman kaya siya magsisi niyan. Alam naman natin ang kalibre ng Gigi na yan. Ganda ba naging shota niyan? Kakapare, hindi naman yun yung tipo ng babae na pakakasalan, eh. Kumbaga sa kotse, kukuha ka rin lang naman yung second hand pa. Diba? Sa tayo magagawa, eh. Sabit, eh. Buntis si Gigi, eh. Buntis? Ilang buwan? Anak ko, mahirap yan. Pag nagkataon, eh ala, talo si Oscar. Parang talo si Oscar. Alam mo, mga pare, hindi naman sa masamang iniisip ko. May gusto ko ipalagay, ha? Ang... Kasi, alam, kilala naman natin si Gigi, pare. Yun na nga. Buntis si Gigi. Eh, sino ama? Sino pa ba? Emil naman. Pare, masama yung iniisip mo, eh. Hindi naman ganun. Teka. May punto si Emil, eh. Kaya nga. Sigurado pa tayong si Oscar. Sana nga. Sigurado si Oscar. Siguro naman, pare. Teka. Para may punto si Emil, eh. Tagay-tagay, pare, kung ano-ano pinag-iisip niyo, eh. Nga lang. Kawawa yun, loko si Oscar. Loko talaga. Nga, pare. At least, meron tayong iniinom. Nakakamiss si Oscar, pare. Nakakamiss. Kaya po. Ikaw minum, eh. Bigyan nyo na yung tao. Nagmamadali ka na naman. Hindi ka na naman makakausap. Pwede ba, Gigi? Saan na natin pag-usapan yan? Eh, kailan mo sa kanya? Lagi ka ng gabi kung umuwi. Minsan madaling araw pa. Lasing ka pa. Sa umaga naman, nagmamadali ka dahil tanghali ka na, malilate ka na sa trabaho mo. Kailan mo ba ako pakikinggan? Oh, sige. Ano yun? Kailan mo ba ako pakakasalan?
Magdadalawang linggo na ako rito eh. Wala pa tayo na pag-uusapan na kasal. Kailangan iplano na natin na lahat para may maisagot naman tayo kay Itay. Ano? Paano nalaman ang Itay mo? Sinabi mo. Hindi. Takot ko lang ano, sa dorm, may nagmagaling at sumulat sa kanya, sinumbong lahat sa kanya. Buti nga, hindi lang basta sumugod dito si Itay eh. Ayan, ito, ayan. Yan yung sulat niya, oh. Nagalit siya. Gigi, hindi tayo pwede magpakasal. Ano? Bakit hindi? Ang lagay, pababayaan mo na lang ako? Ha? Tatalikuran mo yung responsibilidad mo sa akin? Sa ating magiging anak? Dahil wala akong balak na ako'y na isang responsibilidad na hindi ko naman alam kung akin. Ang kapal mo! Ang kapal mo! Alam mo ba yun? Ano akala mo sa akin? Masama babae? Bastusin? Oo, inaamin ko, hindi nga ikaw muna lalaki sa buhay ko. Pero hindi ko nilihim sa'yo yon. At alam mo, naninisan, hindi ako nagtaksil sa'yo. Ipinagkaloob ko ang sarili ko sa'yo dahil mahal kita. Hindi ako masamang babae. Hindi ako bayaran. Nagmahal lang ako. Nagmahal lang ako. Ngayon, kung ayaw mo harapin yung responsibilidad mo sa akin, okay lang. Hindi kita pipilitin. Pero huwag mo naman sanang itanggi na ikaw yung ama ng aking magiging anak! Kung ayaw mo rin kausapin si Itay, okay lang! Kaya ko naman mag-isa yun eh! Pero may ipapayo lang ako sa'yo. Magtago ka na. Dahil kapag nakita ka niya, hindi ko maipapangako sa'yo na magiging magandang resulta. Magtago ka na. Hindi natin masasabi kung takot o awa kay Gigi ang namayani sa puso ni Oscar ng mga oras na yon. Ang masisiguro natin, pumayag siya na humarap sa Itay ni Gigi. Gusto kong malaman mo na ayoko sa'yo para sa aking anak. Kung hindi lamang sa kalagayan niya, hindi ako papayag na makasal kayong dalawa. Ayoko lang malagay sa kahiyan ng aking anak. At lalong hindi ako papayag na maagrabyado kami. Kailan mo pananagutan ang aking anak? Emang Kanor, aaminin ko sa inyo na mahirap lang ho kami at wala akong pera. Kaya kung maaari, magsasama na lang muna kami ni Gigi. Ano? Hindi mo pakakasalan ng anak ko? Teka, Itay. Eh, hindi naman ho to. Ano? Pansamantala lang ho to. Patatapusin lang muna namin ng pag-aaral yung kapatid ni Oscar. Isang semester na lang muna titira. Sandali na lang ho yun. Sumagot ka, lalaki! Pakakasalan mo bang anak ko? Hindi! Eh, Mang Kanor, hindi ko naman ho tinataliguran ang responsibilidad ko eh. At ipinapangako ko sa inyo, bibigyan ko ng isang disenteng kasal si Gigi. Ang hinihiling ko lang ho sa inyo, nabigyan niyo ako ng konting panahon para makaipon. Kahit konti lang. Yun lang ang hinihiling ko sa inyo. Siguraduhin mong tutuparin mo pangako mo. Akala ko
hintay natin na makatapos na sa pag-aaral si Elsie, tapos aasikasuhin na natin yung kasal natin. Gigi, wala pa akong pera. Alam mo naman siguro kung magkano lang kinikita ko. At alam mo rin naman siguro kung gaano kalaking ginagastos natin dito sa bahay. Kung ang aasahan natin at ang hihintay natin ay yung kinikita mo sa telyer, kahit naman siguro 5 o 10 taon hindi tayo makakasal eh. Hindi tayo makakaipon. Oscar, ilang buwan na lang manganganak na ako. Ayoko naman magsilang na isang bastardo sa mundong ito. Alam mo naman na hindi ko kailangan ng isang magagong kasalan. Kahit wala nang handaan, okay lang. Ang mahalaga ay mapatunayan ko sa mga mata ng Diyos kung gaano kita kamahal at na mabigyan ko ng pangalan ang ating magiging anak. Diyos ko! Hihintayin pa ba natin na magtanong ulit si Itay? My police! 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 Pare. Alim landulay. Pare, baka kumot nagkakasayan tayo, nakakalimutan na itong di paring Oscar, ha? Baka nakakalimutan na malapit na kami magtampo sa'yo, pare. Bukod sa hindi ka na namin nakakasama sa inuman, ha? Abe, hindi pa kami inimbita sa kasal mo. Machong, ha? Labo. Ganito man tayo kalakas kumain para hindi tayo imbitay sa kasal nito? Pare naman. Wala naman ako handa, eh. Saka, ano ba naman yung kasal? Sini-celebrate pa ba yun? Salbahay talaga ito, pare. Pare, formalidad lang ngayon. Para lang maidaos. Ayun naman, no. Abong, ang importante, pare, kasama na natin si Oscar. Ma. At least buli ang barkada, di ba? Okay. Tuloy ang ligaya! Yes! Pare, sa umaga, dalampasigan. Dalampasigan! Natamay talagang naglalambungan. Si Oscar yun! Sa binatang mag-aasawa, ang pipiliin ko. Oops! Tuloy ang ligaya! Sagot ko to! Para makabawi naman ako sa mga utang ko sa'yo. Lapat! Lapat lang, pare! Teka muna. Oscar, eh baka naman ngayong kasal ka ng aki Gigi eh, tuluyan ka nang kumalas sa grupo. Ano? Ako? Kakalas? Ba, hindi yata mangyayari yun. Pare, ito lang ang diversyon ko. Mawawala ka pa. No way, pare! Siyempre, pare, ibinayestado mo sa buhay ngayon eh. Hindi na kayo nagbabahay-bahay lang ni Gigi. Totoo na. Malapit ka na nga maging tatay. Kayo talaga. Pare. Mismo? Hinding-hindi mangyayari yun. Ano ba naman? Ako yung nakapantalon, pare. Ako yung nagtatrabaho, nagpapakakuba para lang sa kanila. Ako, pare, ito. Ito lang ang diversyon ko. Yo. Wala ka pa. No way. Nako. Teka muna eh. Paano naman si Missy? Sa papayag ba naman yun na may makahati ng oras at tayo lagi ang kasama? Si Gigi. Ba, siya naman lang ang gustong-gustong magpakasal sa akin. Pero yun mo, edi magdusa siya. Ba, hindi niya pwedeng baguhin ang buhay ko. Kung ang nanay ko nga, hindi ako mapagbawalan sa pag-inom ko, siya pa? No way! Narinig. Tuloy ang ligaya, pare! Narinig niya, pare, ha? Narinig niya! Sa mga darating pangarap! Okay! I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind. But I know that this time I
Ikaw na ang bahala magsira dito, ha? Matutulog na ako. Ikaw na yun ang bahala maghintay kay Oscar, ha? Inay, saan mo kaya si Oscar? Naku, ikaw naman. Hindi ka na nasanay dyan sa asawa mo. Baka nagkahayaan ang kanyang barkada sa inuman. Eh, hindi ko kasi siya nagpaalam sa akin, eh. Hindi niya naman ho sinabi sa akin na gagabihin siya. At ang lagay ba naman eh, bawat lakad ng asawa mo, kailangan pagpaalam sa'yo. Kung ako ikaw, Gigi, hahayaan ko na yung asawa mo. Tutal, wala naman sa ibang bisyo eh. Yung anak ko, hindi yan ang bababae, hindi yan ang susugal, at lalo hindi naman nagda-drugs. Magpasalamat ka nga eh, inom lang ang gusto niyan. Inay, iba na ho yung sitwasyon namin ngayon. May asawa na ho siya. Padre de pamilya na ho siya. Aba! Bago ka pa dumating sa buhay ng aking anak, padre de pamilya na yan. Alam niya ang kanyang mga responsibilidad at kailanman hindi yan nagpabaya. Kaya hayaan mo siya. Yan naman ho ang hirap sa inyo, inay eh. Kinukonsente niyo yung pag-inom niya. Aba! Ano ba sinasabi mo, ha? Kung sa inyo, okay yon. Sa akin, hindi. Hoy, saan ka pupunta? Gigi, bumalik ka nga rito! Bumalik ka rito, Gigi! Batang to, napakatigas talaga ng ulo. Bahala ka nga sa buhay mo. Pareko, pareko. Meron akong problema. Huwag mo sabihin na naman. Inalagaan ka talaga, man. Pare, yan ang tinatawag na alagang baby. Di naman kaya. Andres isa. Andres, pare. Napakasok. Ya,
yan ang nakapantalon. Ang gano'n naman pala to eh! Hindi, baby. Yung sabi ko. Oy, oy. Oy, pare! Oy, alalay lang. Oy, Oscar, alalay lang dyan. Iiwan na. Oy. Lang dyan. Oy! Huwag mong kukulpihin yan! Baka kulpihin ka rin yan! Oy! Ibu kong lalaki! Oy! Aling Oscar! Oscar! Aling Oscar! Oscar! Tulungin mo na yung gatas mo! Aling Oscar! Dapat gatas inyin mo! Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan sa mga kaibigan ko! At ano akala mo? Nagmukha rin naman ako taka sa harap ng mga kaibigan mo, ah! Dapat lang! Dahil ang babae, dapat hinihintay lang ang lalaki sa pag-uwi! Hindi ako basta-bastang babae na kayang baliwalain ang kahit na sino lalaki! May karapatan ako bilang asawa mo! Pero wala sa karapatan ang hiyain ako sa mga kaibigan ko! At karapatan mo bilang isang asawa ang upusin lahat ng pera at oras mo sa inuman! Ha? Sa mga kaibigan! Kung hindi mo kayang gampanan ng isang mabuting asawa, bakit mo ako pinakasalan? Bakit? May pagpipilian pa ba ako? Baka nakakalimutan mo. Pinilit mo lang ako. Kulang na lang at tawagin natin, pinikot mo ako eh. Dahil tinakot niyo ako mag-ama. Akala ko ba mahal mo ako? Mahal? Kailan? Isipin mo nga! Simula nung pinupormahan kita, hanggang sa naging syota kita, kailan ko sinabi siya mahal kita? Ha? Isipin mo! Wala kang maalala. Kasi, hindi kita mahal! Oh. Hayunin ko! Bakit mo ko ginagalit to? Ano ka ba? Pinutis mo ako at pinakasalan. Pati ito rin palang klase ng buhay na ibibigay mo sa akin! Hoy, kung nahihirapan ka, lalo ako. Dahil nakakabit ako sa isang babae, hindi ko naman mahal. At ang masakit pa doon, nagkaroon ako ng isang responsibilidad sa isang batay na hindi ko naman alam kung akin! Hanggang ngayon, hindi ka naniniwala sa iyo! Ayaw pa talaga! Ayaw! Ano ko maligin ito? Ito ang tatandaan mo, ha? Pagpasalamat ka dahil pinakasalan pa kita. Kaya bilang asawa ko, gagawin mo ang mga gusto ko. At kung hindi mo kaya, lumayas ka! Thank you.
Hindi ko nga alam eh. Mahimbing ang tulog ko. Wala akong naramdaman kahit na ano. Ang sabi niyo eh, umalis siya kagabi. Oo. Siguro mga alas 11 na. Nagmamadali nga siya eh. Pero hindi ko alam kung saan siya pupunta. Siguro nga, hahanapin niya si Oscar. Yun nga, baka nga hahanapin si Oscar. Si Oscar? Yung bang anak ninyo? Oo. Yung asawa niya? Pero hindi ko alam kung nakita sila. At hindi ko nga alam kung nakauwi pa sila rito. Mrs., nasaan ho si Oscar? Paewan ko. Mula kagabi, hindi ko pa naman siya nakita eh. Bakit umamang pulis? Huwag niyo sabihin, suspek ang anak ko. Aba, imposible naman yata yung iniisip ninyo. Mrs., wala ho kaming sinasabi na may kinalaman ang anak ninyo sa nangyari. Kailangan lang namin siya para matanong. Routine questioning lang ho ito. Anong nga malay natin kung may alam siya? Naku, maniwala ho kayo sa akin, Mamang Pulis. Wala ho kinalaman si Oscar sa nangyari dito. Wala ho. Hindi niyo magagawa yun. Kinuha ng pulis ang lubid at dinala si Oscar sa presinto. Doon ay isinalaysay na ni Oscar ang buong pangyayari na siya nga ang sumakal kay Gigi sa pamamagitan ng lubid na unang ginamit ni Gigi sa pagsakal sa kanya. Sinabi niyang dahil sa ginawa ni Gigi, nagdilim ang kanyang paningin. Kaya't nang maagaw niya ang lubid, pinulupot niya ito sa leeg ni Gigi at hinigpitan hanggang si Gigi ay mamatay. Sinumpa niya ang salaysay na ito sa harap ng piskal ng kusang loob at walang pamimilit mula kaninuman. Base dito, siya ay isinakdal sa hukuman ng dalawang krimen, parricide o pagpatay sa asawa at abortion o pagpatay sa anak na nasa sinapupunan. Anak, bakit ka umamin? Nay, ginawa ko. Kasalanan ko. Kaya dapat mong panagutan. Paano na tayo ngayon? Hirap na hirap na nga tayo sa buhay. Ganito pa ang mangyayari. Na hindi ko naman sinasadya eh. Nagdilim lang yung paningin ko nung sakalin niya ako. Kaya nung magkaroon ako ng pagkakataon, hindi ko na alam eh. Kung ganun, pinagtanggol mo lang ang iyong sarili, di ba? Pwede pa natin palabasin, anak. Dahil madilim, hindi mo nakilalag si Gigi pala yun. Akala mo, pag nanakuha pumasok, kaya, ganun na nangyari. Oscar, hindi ako makakapayag na makakulong. Lumayan. Paano lang kami, kuya, kung makukulong ka? Wala na nga si itay, iiwanan mo pa kami ni inay. Kuya, di ba wala ka namang kasalanan? Ano po, kukuha ako ng abogado. Hindi ako mapahag na makulong ka. Magtatanggol ka. Huwag ka na abogado, anak. Huwag ka na Oscar! Sa kriminal! Ay! Papatayin kita! Binatay mo ang aking anak! Binatay mo ang aking apo! Bitawan ako! Papatayin ko ang animal na yan! Kami na! Papatayin niya! Habang nililitis ang kaso kay Oscar, lumabas ang ilang mahalagang bagay tulad ng autopsy report
na tila nagbigay ng pag-asa sa kanya at sa kanyang ina at kapatid. Elsie! Elsie! Bakit po, inay? Naku, mayroong magandang balita. Kawa ka ng Diyos. Katatapos na namin mag-usap ni attorney at merong bagong development sa kaso ng Kuya Oscar mo. Lumabas na autopsy report. At ayon sa report, hindi sasakal na matay si Gigi. Ho! Ito pala si Gigi, eh mayroong sakit sa puso. At yun ang kanya ikinamatay. Ang ibig niyo sabihin, inay, walang kasalanan ang Kuya Oscar? Wala! Kaya maaari makaligtas siya! Salamat sa Diyos! Anong self-defense? Kung talagang unang sumakal ang aking anak, at ipinagtatanggol lang niya ang buhay niya, bakit hindi na lang niya tinapon yung tali? Bakit sinakal pa niya si Gigi? Ang nakakatawa pa ho nga dyan eh, pinapalabas pa nga ni Oscar na hindi niya kilala ang taong nanakas sa kanya. Samantalang sa sinumpaan niyang salaysay, malinaw na inamin ni Oscar na nagtalo sila ni Gigi habang nagsasakalan. Attorney, paano ang upo ko? Hindi ba dapat panagutan ni Di Oscar ang pagkamatay ng bata sa sinapupunan ni Gigi? Hindi ba? Huwag ho kayong mag-alala. Hindi lang parricide ang kasong isasampan natin lamang kay Oscar. Kakasuhin din natin siya ng abortion. Pero, paano yung autopsy report, attorney? Ayon sa autopsy report, hindi raw dahil sa sakal na matay si Gigi, kung hindi dahil sa heart failure. Eh, paano natin masasabing parricide yun? Maaaring hong sakit sa puso ang kinamatay ni Gigi. Pero hindi siya atake sa puso kundi sa sinakal. Inatake sa puso si Gigi dahil sa sobrang takot sa ginawang pagsaka sa kanya ni Oscar. Si Oscar ay nahatulan ng mababang hukuman na nagkasala ng parricide o pagpaslang sa asawa. Ngunit siya ay pinawalang sala sa krimeng abortion o pagpaslang sa sanggol. Binatikos ni Oscar ang pagkakahatol sa kanya sa salang parricide at siya ay umapila sa Korte Suprema. Sinabi niyang hindi sasakal na matay si Gigi kundi sa sakit sa puso kaya't siya ay walang pananagutan sa pagkamatay nito. Pero hindi sumang-ayon sa kanya ang Korte Suprema. Sabi ng Korte na inatake sa puso si Gigi dahil sa takot at sindak sa pagkakasakal sa kanya ni Oscar. Kaya't si Oscar ay may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Kung si Gigi ay hindi sinakal, siya ay hindi mamamatay kahit siya pa ay may sakit na. Pananagutan ng bawat tao ang anumang maaaring ibunga ng krimeng kanyang ginawa. Kahit na dati nang may sakit sa puso ang nasawi, ang karahasang dinanas nito ang itinuturing na kagyat na sanhi ng kamatayan. Pero dahil na rin sa ang unang sumalakay ay si Gigi at naagaw lang ni Oscar ang lubid, binabaan ng korte ang sentensya kay Oscar. Kaya't, imbes na 30 taong pagkakabilanggo, si Oscar ay mabibilanggo lamang mula 12 taon hanggang 20 taon. Sa episode na ito, naipakita muli na hindi dapat hayaang manaig ang ating kapusukan at mahalagang mapanatili ang katinuan ng isip upang maiwasan ang bigla-biglang pagdidilim nito. Mahirap gawin, subalit kadalasan ito ang kritikal na sitwasyong nagiging batayan ng makatwirang hatol ng hukuman. Sana po'y naibigan ninyo ang aming pagtatanghal sa hapong ito at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang pagsasadula ng mga totoong kasaysayan. Dito lamang po sa Kapag May Katwiran, ipaglaban mo. Ikaw ang pag-asa.
na sa'yo ang ligat. Thank you.